Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abad. Masha'Allah, maganda yung venue natin ngayon na. Salam muna yung mga kapatiran natin. Salam. Masha'Allah, yung mga nagagapo ang ano, kapatid natin. Ha? Sino mga single dito? Inshallah mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang karapatan ng asawang babae sa ating mga kalalakihan, ha? At karapatan nating mga lalaki sa ating mga asawang babae, inshallah. So, summarize lamang, tatalakay natin ito. Ano sabi yung bro, Yusuf? Napapanahon na, sir. Napapanahon? Napapanahon ba, Yusuf? Matagal lang pa na. Matagal lang talakayan to. Kaya lang, na napag-uusapan, o napag-uusapan yung talakayan na ito, tapos, kinakalimutan, ha? At hindi isinasabuhay. Ayun. Matagal ba yun tayo, bro, Yusuf? Valencia, para malinaw na view. Ayos pa. Na-mention talaga. Tayyip. Una mga kapatid, alhamdulillah, ang Islam, ito ay sa pananaw ng Islam at sa paningin ng Islam. Sapagkat may mga nanonood sa atin na hindi Muslim. Unang karapatan na ating pag-uusapan, na ating babanggitin, ito yung mga karapatan ng ating mga asawa. Ano po? Kung yung mga kapatid nito siguro lahat may asawa. Ay, hindi, meron pang walang asawa. Si Abdulaziz, siya lang malapit na. Din nila, oh. Yung kapatid natin, yung bagong kapatid natin sa Islam, din nila malapit na 'yan. Pati si Nurud din. Din nila. Ikaw bro, meron na ba? Meron na. Si Makmak din, inshallah. Taib. Yung karapatan ng ating mga asawa, ito ay nahati sa dalawa, mga kapatid. Yung babae, ah, dalawa. Una, yung tinatawag na al-hukuk al-maliyah. Ito yung karapatan ng financial. At sa bagong kasal pa lamang, no, yung mag-asawa, mayroon na kaagad karapatan ng asawang babae sa iyo. At ano ito? Ano yung tawag dito? Ito yung mahar na tinatawag. Ah, yung mahar o yung kung tawagin handog ng lalaki sa kanyang asawang babae is wajib ito. Gaano man kalaki, gaano man kaliit, ang mahalaga mayroon kang mabigay sa iyong asawa. Ang importante is may pakinabang. Ha? Yung dori o yung mahar na tinatawag is may pakinabang. Maliwanag ba, kapatid? Ulitin natin. Pag sinabing may pakinabang, lahat ng uri ng bagay na may pakinabang, halimbawa yung pera, syempre, pag sinabing mahar, ang unang sagi sa isipan natin, automatic kagad pera. Hindi lamang umiikot ang mahar o yung dori sa pera. Sinasabing may pakinabang. Yung bahay, may pakinabang? Wala. Meron. Pwede ka magbigay ng mahar na bahay. Yung ginto, may pakinabang? Wala. Meron. Malaking payday rin yun. Di ba? Ang importante, mga kapatid, yung may pakinabang. At yung dori na walang pakinabang is hindi katanggap-tanggap. Ano yung halimbawa niya? Pagbigay kayo ng halimbawa, walang pakinabang. Yung resibo. Oh, tama. Tama yun. Dito, tama sinabi niya. Yung papel lang na wala. Para saan to? Ano sa isa-isa na ito? Isang taon na sa hanggang mga anak, wala pa rin. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, inutusan niya yung lalaki na gusto mag-asawa na mahirap na kahit mula sa pilak na singsing. Singsing na yari sa pilak. Ito ay patunay na ang mahar ay obligado ng lalaki sa kanyang asawa. So ang unang sinabi natin na karapatan, al-hukuk al-maliyah. At pag sinabi yung maliyah, papasok dito yung mahar, yung dori, yung nafaka, ano po, yung nafaka, ito yung gastusan mo ang iyong asawa. Damitan mo siya, pakainin ang iyong asawa, patirahin yung sukna yung tinatawag, yung may bahay. Maliwanag mga kapatid? Ito yung unang karapatan. At yung hindi naman kayamanan o hindi usaping pera na karapatan, ito na yung pakitungo ng mabuti sa ating mga asawa at hindi natin hamakin ang ating mga asawa. Maliwanag? At ipapaliwanag natin ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinag-usapan natin ngayon is patungkol pa lang sa mga kababaihan. Ha? Yung karapatan nating mga lalaki na dapat nating ibigay sa mga
kababahiyan. Una, al-mahar, al-nafaka. Pag sinabing mahar, ito yung huwal mal alladhi tastahiquhu zawja ala zawjiha bil aqdin alayha aw bidukul biha. Wa huwa haqqun wajib lil mar'a ala rajul. Qala ta'ala wa atu nisa saduqatihinna nihla. So yung dori, mga kapatid, ito ay nabagit sa banal na Quran. Ang sabi ni Allah, wa atu nisa saduqatihinna nihla. At ibigay sa mga kababaihan ang kanilang mga mahar, ang kanilang mga dori. So sa Islam, hindi po binibenta yung mga kababaihan. Kasi may mga tao, ang pananaw nila, sa Islam binibili yung mga babae, hindi po. Ang mahar na tinatawag, ang pakahulugan ng mahar, ito yung kayamanan. So pag sinabing kayamanan, maaaring pera, maaari ding hindi pera. Ang mahalaga, ito ay kayamanan na karapatan ng babae sa kanyang asawa sa pamamagitan ng halal na kasal. At bago siya pumasok sa kanya. At ito ay karapatan ng babae. Mga kapatid, ang mahar ay karapatan ng babae. Hindi karapatan ng mga magulang. Sa Pilipinas, nakakalungkot isipin, subhanallah, bago ikasal si babae, nandun yung magulang, laging sausaw. Kailangan yung dori mo, 1 million. Ha? 3 million. Sabi natin, han, subhanallah. May kababayan nga tayo, sinabi niya, yung dori daw ng mga ano, ng mga kapatid natin taga Mindanao, nagle-level up na raw ngayon. Level up, upgraded. Hindi, ibig sabihin, ang ibig sabihin, kapag si babae is may degree, mas mataas yung dori. Kato ba ito sa mga kapatid nating ano, taga Mindanao? Magindanao, may Magindanao dito? Wala pang ganun. Sa Tausug, may ganun ba? Ano? Masyaallah. Meron? Upgraded daw, totoo ba yun? Kapag the more na ang lalaki, ang babae nakapag-aral, mas mataas yung dori? Oh. Pero hindi naman lahat, di ba? Hindi naman lahat. Kanya lang, mga kapatid, ang usaping mahar, ito ay karapatan ni babae, hindi karapatan ng mga magulang. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa dori, khairun nisa, ang pinakamainam na babae. Khairun nisa, ang pinakamainam na babae dito sa mundo. At mayroong hadith na sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa, ang pinakamainam na babae is apat. Apat na mainam na babae. Sino ito? Ang una si? Hindi. Si Asia. Yung pinakamabuting babae. Si Asia. Pangalawa, sino? Si Mariam. Sino si Asia muna? Yung asawa ni Firaun. Yung kalaban ni Musa o ni Moises. O si Pharaoh, kung tawagin. Yung kanyang asawa kasi, Muslim. No? Musliman, naniniwala kay Allah. Kasi si Firaun, inag-angkin na siya ay Diyos. So dahil sa pagsubok ni Asia, nabilang at naniwala siya kay Allah, kahit gano'ng kalaki yung pagsubok niya sa mundo, naniwala pa rin siya kay Allah, napabiling siya sa mga mabuting babae. Si Asia, pangalawa sino? Mariam. Si Mariam. Pangatlo? Si Mariam, anak ni Jesus. Nanay ni Jesus, nanay ni Isa. Kung tawagin ay Birhing Maria. Yung pangatlo, pinakamainam na babae, si Khadija, asawa ni Propeta Muhammad SAW. Pang-apat, sino? Si Fatima radiyallahu anha. Sino si Fatima? Anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito yung hadith, ang pinakamainam na babae is apat. Ngayon may karugtong na hadith, may ibang hadith naman na sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na babae, khairun nisa, aktharuhunna baraka. Hindi lamang basta mainam, hindi lamang basta mabuti. Aktharuhunna baraka, yung may pinakamaraming blessings, baraka. Biyaya. Baraka saan? Baraka sa kaalaman. Baraka sa ugali, may ugali niya, mabuti siya. Tapos kapag yumaman siya, ang kanyang kayamanan, mubarak din, mapagbigay, matulungin. Ang kanyang ugali, masunurin siya, ang kanyang maging anak is magiging, ano din, mabiyaya rin. Paano natin ito makukuha? Khairun nisa aktharuhun na baraka, aysaruhun na mauna. Sila na may mga aysar, pinaka, mababang dori, mahar. Allahu Akbar. Sa Islam, mga kapatid, may tinatawag na kabir, may tinatawag na ismu tafdil. Kabir, akbar. Pag sinabing kabir, malaki. No? Pag akbar, pinakamalaki. Ha? Sagir, maliit. Asgar, pinakamaliit. So, aysar, pinakamababang dori. Allahu Akbar. Aysar. Hindi yasar, ha? Hindi yasar. Aysar. Ang pinakamababang dori, sila yung mga pinakamabuting babae at pinakamaraming blessings. Kaya kayo, mga kapatid, kung may mga anak kayo na babae,
huwag kayo humingi ng malaking dolyar sa inyong mga anak na babae. Ha? Huwag yung pera pa si Nordin. Hindi, totoo. Tignan yung ugali, mga kapatid. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patungkol sa pag-aasawa, yung hanapin natin sa mga kalakihan, yung mga may ugali, mabuting ugali at may takot kay Allah. Yung guwapo, ano na yan? Kumbaga, hindi, ano yan? Bonus na lamang yun. Yung yaman, bonus na lamang yun. Pero yung pinaka the best is yung ugali at unang-una yung takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ilan sa mga babaeng nagbigti, nagpakamatay, at pinatay ng kanilang mga asawa. Yung mga asawa nila, makapangyarihan, mayaman, guwapo. Pero yung mga babae naman, stress. Diba? Nagpakamatay. Binugbog sila. Pero wala kang makikitang babae na pinatay na yung lalaki na yun is may takot kay Allah. Yung asawa niya may takot kay Allah at may mabuting pag-ugali. Kaya, huwag natin papahirapan ang ating mga anak, inshallah subhanahu wa ta'ala. At yung mahar, ito ay karapatan. Nino? Ng mga babae. Ha? Karapatan ng mga babae. At yung mahar, para sa kaalaman natin, hindi ito shart ng nikah. Pag sinabing shart, hindi siya kondisyon. May mga tao kasi, ang pananaw sa pag-aasawa, hindi raw kumpleto yung kasal hanggat walang dori. Ibig sabihin, hindi handa yung ano, yung hindi nakalatag yung dori, hindi raw tanggap yung kasal. Ang dori, mga kapatid, pwedeng ipagpaliban yan. Halimbawa, ngayong araw kasal nyo, tapos sasahod ka next month, pwede mong ibigay yung dori next month. At ngayong araw, maaari kayong makasal. Maliwanag? Ang kasal, ang dori, hindi po sa shart ng kondisyon. Kondisyon ng kasal. Bagkus, at hindi rin ito haligi, base sa karamihan ng mga ulama. Bagkus, ang dori, ito ay karapatan ng ating, inshallah, mga asawa at mapapangasawa ni Nuruddin binila at ng mga binasa. Ha? Bro Yusuf, ha, inshallah, at least alam mo na sa susunod, ha, bro? Taib, yung pangalawang obligasyon ni lalaki sa asawa na dapat ibigay ni lalaki sa kanyang asawa, yung tinatawag na nafaka. Nafaka, ito yung pagtustos o sustento sa ating mga asawa. Ang sabi ng mga ulama, radiyallahu anhu, ang sabi ng mga ulama, rahimahumullah, at yung mga ulama sa panahon pang kasalukuyan, وقد اجمع علماء الاسلام على وجوب نفقات الزوجات على ازواجهن بشرط تمكين المراه نفسها للزوجه فان امتنعت او نشزت لم تستحق النفقه. Ito, mga kapatid, ha? Ang nafaka, yung sustentuhan mo, gastusan mo yung asawa, ito ay kanyang karapatan. Kaya huwag kang magrereklamo kapag pinapakain mo yung asawa mo. Huwag kang magrereklamo kapag ikaw ay nagkatrabaho. Gampanan mo yan. Pangatawanan mo yan. Kasi nag-asawa ka. Ha? Pumasok ka sa buhay, may asawa. So, asawa mo siya, wajib sa'yo. Kahit mayaman pa yung babae. Tandaan natin, ha? Mga kapatid, kahit mayaman pa si babae, obligado sa iyong sustentuhan ng iyong asawa. Kahit businesswoman pa siya. Kahit amira pa siya sa isang lugar. O gobernador siya sa isang lugar. Yung anak ng hari siya, ano? Dapat pa rin siyang sustentuhan. Ngunit, maaari nating hindi sustentuhan ang ating mga asawa, inimtanaat minho. Kapag yung gusto mong maipagsiping sa kanya, tapos tumatanggi na siya, pwede mo siyang hindi sustentuhan at pwede mo rin siyang disiplinahin at inshallah tatalakayin natin yung paraan ng pagdisiplina sa ating mga asawa na nabanggit sa Quran. Pwedeng ano ba, bro? Kape, mashallah. Sa mga nanonood sa atin, ano ha? Kanang kamay itong ginagamit ko kasi naka front camera lang. Kasi at tingin ng iba, kaliwa yung ginagamit natin. Ay nang, hindi, kapag naka front camera. O, kapag naka front, kaliwa talaga ilalabas. Oo. Tama na. Sa tricycle, tingnan mo sa side mirror. Jazakallah khairan jaza, bro. Tayib. Tingnan mo sa side mirror. Ano yung pangalawang karapatan ng ating mga asawa sa atin? Ha? Nafaka. Ano yung una? Mahar. Pangalawa? Nafaka. Wal hikma fi wujubi nafaka, at yung wisdom, mga kapatid, para malaman natin ano ba yung wisdom kung bakit obligado yung nafaka. Annal mar'a mahsubatun ala
mahbusatun ala zawj bi muqtada aqdi zawaj. Tayib, sapagkat nung kinasal na tayo, nung mayroon tayong mga asawa, nung kinasal na tayo, yung ating asawa is nasa ating mga kamay na, wala sa kanilang mga magulang. Mamnu'atun min al-khuruj min bayti zawjiya. At ngayon, dahil sa asawa natin siya, pinipigilan natin ang ating mga asawa na lumabas sa kanilang mga tahanan. Tayib, bawal lumabas sila, maliban na lamang kapag ito ay may pahintulot. Tayib, may pahintulot. At gayon din, tayo ay nakikinabang sa ating mga asawa kapag dumarating yung sandali na kailangan natin sila, kailangan natin tumabi sa kanila, at naibisan yung ating pangailangan. Ito yung mga dahilan kung bakit obligado sa ating sustentuhan ng ating mga asawa. At sa hadith na banggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, may lumapit kay Hind radiyallahu anha. Siya ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay nagrereklamo dahil yung kanyang asawa hindi nagbibigay ng nafaka. Hindi siya sinusustentuhan. Ngayon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inutusan niya si Hind, khudi ma yakfik wa waladik bil ma'ruf. Maaari kang kumuha ng kayamanan sa iyong asawa na hindi niya alam, ngunit ang kukunin mo yung sapat lamang sa iyo at sapat sa iyong anak. Kasi si Hind, yung asawa niya, medyo kuripot. Tapos siyempre si Hind, meron siyang pangailangan na hindi nabibigay. Nagreklamo si Hind kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito yung payo niya. Kumuha ka lamang sa iyong asawa na sapat sa iyo at sa iyong anak. Mga kapatid, kukuha lamang tayo ng yung mga kababaihan, kukuha lamang sila ng kayamanan ng kanilang mga asawa kapag hindi nagbibigay sila lalaki. Pero kung nagbibigay, haram kay babae na kumuha ng pera sa asawang lalaki. Tayib, may mga tao na sobrang galante yung lalaki. Mashallah, yung asawa nila, sila may hawak ng ATM. Ito. Marami yan. Kailangan yung sahod. Password. Kailangan yung sahod nasa asawa. Password. Yung asawa, yung sahod, mga kapatid, kailangan alam ni Mrs. Allahu Akbar. Mamaya, tatalakay natin yan. Hindi pa tayo tapos. Relax ka lang ha, bro. Taib, mga kapatid, ang pagbibigay ng napaka sa ating mga asawa, ito obligado sa atin. At si babae, hindi sila maaaring kumuha ng ating kayamanan, maliban na lamang na mayroon sa ating pahintulot. Pero yung lalaki na binigay ATM niya, mashallah, tapos monthly, binibigay yung allowance, napaka mabait si brother, alhamdulillah. Pero wag na wag kang magpapa-under. Mabait si brother, pero wag na wag kang papa-under. Ha? At tatalakayin natin ito mamaya, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Kasi haram yung magpa-under, ha? Haram magpa-under. Tatalakayin natin ito mamaya, inshallah. Haram magpa-under sa ating mga asawa. Taib, yung pangatlong obligasyon ng lalaki sa kanyang asawang babae na dapat ibigay, yung sukna na tinatawag. Yung sukna, ito yung patirahin mo siya, may bahay dapat siya. Ha? Kung hindi mo kayang bilan ng bahay, at least maitira mo siya sa bahay, nakasama mo siya, yung panatag, yung maayos, yung hindi nasa lugar ng kapahamakan. Hindi yung ititira mo yung asawa mo sa lugar na kung saan puro sugarol, yung mga nakatira dyan, mga drug addict, wag, hindi ganun. Kailangan payapa, malinis, ligtas sa kapahamakan ang iyong asawa. Doon mo siya itira. Ang sabi ni Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, nung siya'y nag-khutba, no? Fattakullah fin nisa, fa innakum akadtumuhun bi amanillah, wastahlaltum furujahun bi kalimatillah. Walakum alayhin alla yuta'anna farashakum ahadan takrahuna. Fa in fa'alna dhalik fadribuhun darban ghayra mubarrah walahun alaykum rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa khutbatun wada', yung huling khutba niya sa Hajj, ang sabi niya,
Matakot kayo kay Allah sa inyong mga asawa. Sa ating mga asawang babae. Sapagkat kinuha nyo sila mula sa kapahintulutan ni Allah. Tayib, binigay yung amana na yan, amana sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanilang mga magulang, at yung kanilang mga ari naging halal sa atin. Ano po? At kapag tumanggi ang ating mga asawa, halimbawa, sabi rito, kapag tumanggi ang ating mga asawa na makipagsiping sa atin, kasi minsan, halimbawa, si brother, mashallah, masigasig siya, no, biniyayaan ng lakas, no, aktibo, biniyayaan ng lakas, tapos, intindi mo rin naman si misis kapag ano, kapag ayaw niya. No, kapag mahina siya, may sakit siya, kaya may dalaw, haram na lapitan yun. No, kaya, unawain mo kung mahina siya. Pero kung wala, at tinawag mo siya, tumanggi siya, dun siya magkakasala. Dun mo siya dapat disiplinahin. Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, maaari natin silang paluin ng hindi nakakapinsala. Okay? Paluin. Yung mga kumakalaban sa Islam, yung mga debater, napakarami, sa Islam pala inutusan kayong saktan yung asawa nyo. Ba't ganun? Lagi yan. Kapag ano, nakipag-usap kayo sa mga kababayan natin hindi Muslim, binubutas yun eh. Ginagawa nila itong panira. Kasi nakalagay din sa Quran, wadribuhun fil madaji. No, paruin yung wadribuhun, wahjurun fil madaji. Paluin sila at huwag nyo silang lapitan sa kanilang huwag nyo silang sipingan. Kapag dumating sa punto na hindi sumusunod si misis, matigas ang ulo, reklamador, pasaway, yung gumagawa ng mga ayaw mo, na yung ayaw mo naman is alinsunod sa Quran, sa Sunnah at para sa kabutihan niya, maaaring disiplinahin sila. Maaaring hindi sipingan at maaaring paluin ng hindi nakapinsala. Hindi sasampalin, hindi suntok. Yung palo, halimbawa, paluin mo sa kamay. Paano bro Yusuf? Ha? Papaluin para mamakikiliti. Maka ganun na sa ipo-ipo. Ganyan yung Islam, mga kapatid. Paluin ang pamahal. Kasi ang babae, mga kapatid, normal sa kanila yung normal sa kanila yung ang sabi nga sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istausu bi nisa'i khairan, maging mabuti sa mga kababaihan. General yan, ha? Nisa, nanay, asawa, anak, lahat ng nisa dapat maging mabait tayo sa kanila. Kasi ang kababaihan nilikha mula saan? Tadyang. Saan yung tadyang? Gilid. Sa gilid natin. No, baluktot 'yun. Straight, steady ba 'yung tadyang? Baluktot. Dito nilikha sila. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag itutuwid mo 'yung tadyang, ano mangyayari? Bali. Putol siya. Kapag hahayaan mo lang naman siyang baliktad, ano mangyayari sa kanya? Ay baluktot. Laging baluktot siya. So ngayon, istaw sa binisa ay khair, maging mabuti sa mga kababaihan, lahat ng babae. Kahit hindi Muslim, obligado sa atin maging mabuti sa kanila. Maliwanag? Kahit hindi Muslim, obligado sa atin maging mabuti sa kanila. Kaya, wajib sa atin, mga kapatid, na maging mabuti sa kanila at unawain sila palagi. Walahun alaykum rizquhun. At para sa kanila, obligado sa atin na damitan sila at sila ay bigyan ng tahanan. Ano po? Uskunuhun min haytu sakantum. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, patirahin sila kung saan kayo nakatira. Kaya yung sukna, mga kapatid, at yung damitan sila, ito ay obligado nating mga kalakihan. Al-hukuk gairan al-maliya. Yung mga karapatan naman na hindi sangkot yung kayamanan. Ha? Yung karapatan ng ating mga asawa na hindi sangkot ang kayamanan. Una na rito, mga kapatid, kapag dalawa yung asawa mo, min haqqi zawja ala zawja al-adal bit taswiya bainaha wa bain ghayraha min zawjatihi. In kana zawjat fil mabit wal nafaka wal kiswa. Kapag dalawang asawa, halimbawa bro Yusuf, ha? Bro Adel, mga kapatid natin dito. Mention. Yung matulog ka, tatlong araw dito, dapat tatlong araw ka rin dun. Balance. O di kaya palitan. Ngayong gabi dito, bukas dalawa. Kapag dalawang asawa mo, palitan. Depende yan sa sitwasyon. Ang mahalaga, matulog ka. Mabit yung tinatawag dito. Hakul mabit. At yung nafaka, yung sustento, at yung kiswa, yung damitan sila. So ito yung al-adal na tinatawag. Yung hindi walang hindi pasok dito yung kayamanan. Al-adal, yung pagiging makatarungan sa mga asawa. Pangalawa,
husnul ishra, yung maging mabuti ka sa inyong mga asawa. Ang sabi ni Prophet ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, at maging mabuti sa inyong mga asawa. Hun, no, sa lahat ng ating mga asawa. At sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istawsu bin nisa'i khayra, maging mabuti kayo sa inyong mga asawa, sa mga kababaihan. Tayib. So yung ito pa, na obligado sa isang lalaki, mga kapatid, na hindi kayamanan, na hindi sangkot ang kayamanan, ang hindi hamakin ang mga asawa. At ito ay hindi hamakin ang mga asawa. Ito ay original ng Islam, ang iligtas palagi ang mga kababaihan mula sa mga haram. Halimbawa, na yung itatabi mo o pagsasamahin mo ang iyong asawa sa mga kalalakihan na hindi kaano-ano, ito ay haram. Yung kailangan nakahijab sila, ano po, kailangan sila ay nakatago. Kaya may mga tao nakakalungkot isipin yung, siguro huwag kayo magagalit sa akin ha, kung may tatamaan, pero Islamically ito yung totoo. May mga tao na post ng kanilang asawa ng picture sa FB. Wala mga kapatid, haram. Haram. Ano yan, may mga babae naman kasi na ano, na hindi, yung gusto nilang i-post sila ng kanilang asawa para malaman sweet daw. Hindi, hindi pagmamahal yun. Ako, sarto lang, yung asawa ko na... Lapit ka rito. Paliwanag mo. Halika. Lapit ka. Sabi ko, ako, yung asawa ko, wala kaming literatur test. Ah, wala. Masha Allah. Tanungin mo kung ilang asawa mo. Ilang ba asawa mo? Madami yan. Apat yan. Apat, kaya... Bakit madami? Kaya pala wala. Hindi, totoo mga kapatid. Idrar, yung ano... Hindi sweet 'yun, hindi pagmamahal 'yun yung ilalagay mo yung asawa mo sa ano, sa Facebook. Kapag maglalakad ka sa kalsada, sa mall, nakanikab yung asawa mo ha, nakanikab. Tapos may titingin sa kanya. Ano lang, nakatitig ganyan. Magal ka hindi? Ha? Magal ka? Wallahi, walang pinagkaiba sa Facebook 'yun eh. Sa Instagram. Bakit? Sa Facebook ka maaring ano eh, magdamag pa eh. Maaring ang pagnasahan pa eh. Isumpa niya. Ha? Maari pang ano? Ay, ano sabi mo, bro? Isusumpa. Dito to, mga kapatid. Baka dahil nga pag magaganda yung asawa mo, magaganda yung anak mo, yung kapatid mo, maaaring magdua pa yan. Sana maghiwalay sila. Para pag maghiwalay sila, baka sila. Eh, wala. Totoo yan. Kaya, yung Islam, inutusan tayo, si Propeta Muhammad SAW, una, inutusan niya ang kanyang mga, inutusan siya ni Allah na utusan ang kanyang mga asawa at mga kababaihan na mag-hijab. Para saan yung hijab? Ano yung wisdom ng hijab? Para sa kanilang protection. Hindi makita ang kanilang kagandahan. Hindi makita ang hubog ng kanilang mga katawan. Tapos, yung ibang tao, ipopost ang kanilang mga asawa sa Facebook. Diba? Baka makita ni Bro Yusuf maganda. Type, mga kapatid, maliwanag 'yon. Yung pangatlo, kailangan hindi mahamak ang ating mga asawa. Ah, wag silang hamakin. La darar wala darar, sabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pinsala, ha? At wala rin dapat namiminsala. Paminsan-minsan maglalaban tayo. Kaya yung ating mga anak na babae, yung ating mga kapatid, kung sila ay mga Muslim, huwag natin silang utusan mag-post ng picture sa kanilang mga Facebook. Kasi una, napipinsala sila at nakakapinsala rin sila. Tsaka yung ayn, ustad, yung ayn. Oh, yung ayn din na tinatawag, yung usog. Ha? Paano nakakapinsala sila? Kasi kung maganda yung asawa mo, maganda yung anak mo, maganda yung kapatid mo, kapag dadaan sa mga kalakihan, natutokso yung mga kalakihan. Ha? Natutokso rin sila. Taib? At dito na tayo, sa karapatan ng mga lalaki sa kanilang mga asawa. Ito na, Bro Yusuf, yung inaantay mo ha. Baliktad naman, karapatan natin sa ating mga asawa. Paano, bro? Paano? Taib, ito naman. Karapatan ng karapatan nating mga asawa, tayo mga lalaki sa ating mga asawang babae.
walahun mithlal ladhi alayhin bil ma'ruf walil rijal alayhin daraja. Ito yung sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung anong meron sa kanila, dapat natin sila pakitungan ng mabuti, at may karapatan sila sa atin, at tayo rin, may karapatan din tayo sa kanila. Taib? Una, ang dapat na taglayin ng isang babae, ibigay ng karapatan niya sa kanyang asawa, wujubut ta'a. Obligado sa babae ang sumunod sa kanyang asawang lalaki. Ito ay wajib, mga kapatid. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Banal na Quran, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ang mga kalakihan anya, ang sabi ni Ibn Kathir ayon sa tafsir na ito, ang mga kalakihan sila yung mga umara. Pag sinabing umara, sila yung mga amir. Sila yung leader. Ha, bro? Maliwanag, bro Yusuf? Bro, aligi ng kanan. Ha? Ang sabi ni Ibn Kathir, ang tafsir ng qawwam, sila yung mga umara alayhin. Ay, tuti'uhu fima amaraha Allahu bihi min ta'ati wa ta'ati. An takuna muhsina li ahlihi, hafida li malihi. May mga tao binabaliktad eh. Yung talata na ito. Yung talata na sinabi ni Allah ang mga kalakihan, ang higit na malakas, o yung dapat yung mga kababaihan, sila yung sumunod sa mga lalaki. May mga babae na binabaliktad yung fitra. Pag sinabing fitra, kung ano yung likas na nilikha ni Allah sa atin, ito ay dapat nating mangyari. Kapag kinalaban mo yung fitra ni Allah, hindi magiging masaya ang pamumuhay mo at ang buhay ng isang komunidad at yung isang pamilya. Yung fitra, ito yung likas na nilikha ni Allah sa atin. Halimbawa mga kapatid, kapag mainit, ano yung gagawin mo? Hindi, mainit, naglakad ka sa kalsada. Ano gagawin mo? Silong ka. Diba? Fitra yan. Tayib. Fitra din sa lalaki na mahumaling saan? Sa babae. Kasi kaya nga nilikha ni Allah. Si Adan. Ano? Nilikha ni Allah si Adam. At pagkatapos niyang ilikha si Adam, nilikha ang kanyang asawa na si Hawa. So fitra ito, yung pag-aasawa. Kabilang ito sa fitra. Tayib. Ngayon mga kapatid, kapag lalaki sa lalaki, babae sa babae, ano yung mangyari sa isipan natin? Kaya bang arukin ang isipan natin to? Di ba hindi? Ano yung sa ano natin, ay yung sariling panan, yung nararamdaman natin? Ano yung nararamdaman natin? Hindi, ito totoo mga kapatid. Isipin, ano gagawin niya? Mag-iispadahan sila? Scream. Ha? Kalaban niya ng fitra mga kapatid. Ngayon, yung fitra, kung ano yung bumabaliktad sa fitra, hindi kayang tanggapin ng ating mga sarili. Ito na, ang utos ni Allah sa banal na Quran, ang mga lalaki, sila yung dapat na susunod. Sila yung mga umara, ang sabi ni Ibn Kathir sa tafsir ng ayah na ito. Tayib. At sinabi rin ni Ali bin Abi Talha at ayon kay Abdullah bin Abbas, ang tafsir niya rito, umara, sila yung mga pinuno. Kapag nabaliktad ang fitra, ibig sabihin, si babae ang namumuno, ano mangyari? Wala, sira. Sira ang pamumuhay niyo mag-asawa. Sa mga kababaihan na nanonood, hindi magiging masaya yung mga lalaki. Akala niyo masaya yung mga lalaki, utos-utosan mo, magugas ka ng pinggan, maglaba ka, hatid mo ako rito, punta ka rin. Wala, akala mo, susunod-sunod lang yan, pero hindi masaya sa puso niyan. Bakit? Deep inside, may galit. Hindi, totoo. Bakit mga kapatid? Kasi kalaban sa fitra. Kapag si babae makikiusap sa kanyang asawa na lalaki, dapat, mga kapatid, mapagkumbaba. So yun na, mahal. Wisdom. Ha? Mahal, ano ba? Love, lasa, tayan. Ha? Tayan sa Maguindanao, di ba? Maguindanao, tayan. Ha? Mamot. Pwede ba ibili mo ako? Kulay, samarana, kulay. Ito yung fitra, mga kapatid. Kapag tayo, makikiusap tayo sa mudir natin. Tayo, lalaki ha? Lalaki tayo. Lalaki tayo. Gusto natin mag-leave. Gusto natin mag-vacation sa Pilipinas. Gusto natin unahin yung ano, yung advance salary. Para tayo makikiusap sa mudir natin. Mudir, Jib Pulus. Asan ijaza? Ganun ba? Hindi ka papayagan. Hindi pwede yung siya. Walang wisdom. Tayo ay mapagkumbaba, di ba? Mapagkumbaba. Paano pa kaya sa zauj? Dapat bula-bulain mo. Di ba? Ang sabi ng mga
salaf salih na babae, kunna nukhatab al-azwaj. Sabi ng ano, kal-umara, subhanallah. Papaano namin kinakausap yung mga asawa namin noong araw, para sila mga umara. Parang amir, king, leader. Kapag nagbalikta dyan, mga kapatid, wala, sira yung pamumuhay. Totoo, kasaman billah. Kaya nga, ang ibang lalaki, naghahanap na ng pangalawa. Dahil sa ugali mismo ni babae. Hindi sumusunod sa talata na ito. Kung sumunod lamang si babae sa talata na ito, baka, inshallah, hindi na maghahanap si Brother Yusuf ng pangalawa. No, ibang Yusuf dito, ha? Si Brother, ano? Ha? Hindi, ito. Brother Jabir. Taib, tapos ito pa, meron pang hadith na nakakatakot. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran an tasjuda li ahadin, la amartu al-mara an tasjuda li zawjiha." Kung ako lamang anya ay may kakayanang mag-utos na magsujud ang isang tao. Sujud, yung ginagawa natin pagdarasal, yung pagpapatira pa. Nautusan ko na ang mga babae na magsujud sa kanilang mga asawa. Ito ay tanda na mabigat ang obligasyon ni babae sa kanyang asawang lalaki. Iwala mga kapatid. Tapos yung nabanggit natin kanina na sa ating mga asawa na obligado sa atin na hindi sila hamakin, mga kapatid, dapat sa lalaki utusan yung mga babae na pumili ng mga kaibigan. Kasi maraming mga babae, kapag sila-sila lang, ano na? Martes na. Hindi lang kukontrol yung dila nila. Hindi pa martes, musang. Ha? Mga kapatid, kapag ang asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, may kaibigan na chismosa, balaan mo. Pigilan mo. Huwag kayo lumabas. Wajib sa iyan. Kasi yung dila, wala itong, hindi ito matalim. Hindi ito matalim. Pero mas matalim pa ito sa espada. Handa natin yan. Kayang sirain ang mag-asawa. Kayang sirain yung grupo na magkakaibigan. Kayang sirain ang isang komunidad. Dahil saan? Sa dila. Kaya tayo, wajib sa atin, utusan yung ating mga asawa, ang ating mga anak, na ano po, na pumili ng kanila mga kaibigan. Wajib ito, obligado. Taib, yung pangalawang obligado ng mga kababaihan sa atin, tamkinu zawj mil istimta. Yung hayaan ni babae, ang kanyang asawa, na ano siya, yung maging masaya sa kanyang katawan, sa kanya mismo. Kumbaga, kung lalapit siya, hayaan niya, isuko niya ang kanyang sarili. Taib? Bigay niya ang kanyang sarili, isuko niya ang kanyang sarili. Pero may haram na gawin, ha? May haram gawin ang lalaki yung makipagsiping siya na lalapitan niya ang kanyang asawa sa kanyang likuran. O kung kasi Islam naman kumpleto, para malaman natin yung sa Tagalog yung maling ano. Oh, yung hindi naman labasan ng ano. Maling ano? Maling taniman. Maling taniman. Yung maling taniman, hindi 'yun. Maling pasukan. Kasi sa banal na Quran, ano po, sa banal na Quran, mga kapatid, at sa sunan ni Propeta, sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ang lapitan niya ang kanyang asawa sa kanyang likuran, siya ay, ano po, ito ay kasalanan. Haram. Hindi naman hantong sa pugot ulas. Sabi naman si... Laki naman kasalanan niya. Sabi? At isa pa sa mga karapatan ni babae sa atin, mga kapatid, adamul idin liman yakrahu zawj dukulahu. Yung hindi, mga kapatid, hindi pahintulutan ni babae ang sino man pumasok sa kanilang tahanan na ayaw ni lalaki. Ha? Ang halimbawa nito, ayaw ng asawa mo pumasok si brother. Kahit kapatid niya pa. Kahit kapatid pa ni lalaki. Kung ayaw, huwag papasukin. Kung kaibigan ni babae, mas lalong bawal yan. Maliwanag mga kapatid. At hindi lamang yan. Utusan mo, halimbawa, kailangan walang Facebook ha. Kasi kung may Facebook ha, marami kang makikita mga lalaki. Bawal yun. Ang obligado sa babae na, sumunod. Ang sabi ni Sheikh Mansour, isa sa aming mga guru dito, ang pagtingin ng babae sa mga lalaki, mas malaki ang pinsala. Ulitin ko ha,
para maliwanag, ang tumingin si babae sa lalaki, ito ay mas malaking pinsala kaysa yung lalaki ang tumingin sa kanya. Nakuha nyo? Halimbawa, naglalakad yung asawa mo. Tapos, may nakatingin sa kanyang lalaki. Mas magaan ito kaysa sa siya yung titingin sa lalaki. Bakit? Sapagkat madali mahulog si babae. Paano pa kaya yung mga kapatiran natin, hinayaan lamang yung kanilang mga asawa, kanilang mga anak, kapatid, nanonood ng mga pelikula, mga movie. Tapos sa mga movie, alam natin, may mga nakaubad na lalaki dyan. Yung mga nag-gym na lalaki, magaganda yung katawan. Tapos nakikita, wala mga kapatid, aib sa atin. Kahiyan sa atin ito eh. Nasaan na yung gira? Nasaan na yung selos na utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung iba pa, dalawa pa nanonood ng sine. Mashallah. Tapos may nakaubad na lalaki ron, okay lang sa asawa. Okay, wala. Hindi ganito yung gira. Dito sa Saudi Arabia, nakita nyo paano magselos yung mga Arabo, di ba? Nakita nyo magselos, di ba? Matindi. Isang beses, hindi ko ito makakalimutan, gago pa lang kami rito. May, di ba, marami rito bata nag-drive na, mga 9 years old, 10 years old. Yung nag-drive bata, tapos katabi niya, siguro ate niya, ano, hindi, parang wala kayong pakialam dun eh. Nabilib kami sa bata, sabi namin, mashallah, bata nag-drive, ang galing. Nabilib kami. So nakangiti kami. Tapos, nagalit sa amin yung bata, binabay, bitana. Ba't yung titignan yung ate ko? Ha? Ba't yung titignan? Ano meron? Sabi ko, isip-isip namin nila. Bilib kami sa'yo. Ha? Namangha kami sa'yo kasi bata ka, nag-drive ka. Tignan niyo yung selos nila. Tapos, tayo mga Pilipino, okay lamang manood si misis, si kapatid, no? Ng mga teleserye. Subhanallah. Nasaan na yung gira, mga kapatid? Nasaan na yung selos na tinatawag? Na dapat taglay natin. Tapos gusto natin sumunod sa atin ating mga asawa? Gusto mong mapasunod ang iyong asawa sa iyo pero hinayaan mo siyang manood? Hinayaan mo tumingin ng mga larawan? Huwag kang aasa na susunod sa iyo ang iyong asawa kung hinayaan mo siya manood ng mga teleserye. Hindi mo alam yung asawa mo, yung kapatid mo, yung anak mo. Umiiyak kapag nanonood ng mga Korean novela. Umiiyak siya. Yung mga teleserye. Pero kapag nagbabasa ng Quran, nakikinig ng mga lectures, wala. Matigas na yung puso. Tapos, gusto natin sumunod natin sila sa atin. Baka may pagkukulang kasi tayo eh. Nawala yung proper, yung tamang paraan ng selos o yung pagdisiplina sa ating mga asawa. Yung kabilang sa mga obligasyon na dapat gawin o karapatan ni babae sa atin, adamul khuruj minal bayt illa bi'idni zawj. Ang hindi lumabas sa ating, sa kanilang mga tahanan. Ang hindi lumabas sa kanilang mga tahanan. Si Fatima bint la ilaha illallah. Wait ha. Research ko lang, nakalimutan ko eh. May isang salaf asali. Hindi siya nakalabas ng kanyang bahay maliban na lamang na tatlong beses ito. Isang babae, hindi nakalabas sa kanyang bahay, maliban na lamang na tatlong beses. Tayib. Ito yung papa-araw na siya ay nag-asawa. Yung nag-asawa siya, labas na siya sa kanyang bahay. Kasi, ano na yun eh. Kasal na siya eh. So, nakalabas na siya ng kanyang bahay. Pangalawa, yung mahajjat. Yung siya ay nag-hajj. Yung siya ay nag-hajj. Pangatlo, nung siya ay namatay. Tatlong beses lamang siya lumabas ng kanyang bahay. Si Fatima bint al-Attar. Makarajat min baytiha. Illa thalatha marat. Yawma tazawajat. Wayawma hajjat. Wayawma matat. Ngayon, yung asawa kailangan gabi-gabi nasa labas. Gabi-gabi nasa coffee shop. Gabi-gabi nasa mall. Subhanallah. Tingnan nyo yung ugali ng mga salafus salih noong araw, mga kapatid. At yung kabilang sa mga karapatan ng ating mga asawa sa atin, mga kapatid, at ta'dib, ito na yung pagdidisiplina sa kanila at hindi pagsuway nila sa atin. Dapat sa ating disiplinahin sila ayon sa utos ng Islam. Ang sabi ng mga Hanafiya, وذكر الحنفية أربع مواد يجوز فيها لزوج تأديب زوجته بالضرب منها ترك الزينة إذا أراد الزينة ومنها ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ومنها ترك الصلاة ومنها الخروج من البيت بغير إذنه. So apat
na dahilan maaari mong paluin ang iyong asawa. Apat na dahilan. Una, kapag di siya nagpapaganda sa harapan mo. May mga kababaihan, Allahu Akbar, nagpapaganda sila kapag sila lalabas. May mga party. Oh, may mga party. Diba, dito sa Saudi, may mga babae rito, party-party sila. Okay lang yan, magpaganda sila. Pero ang problema, hindi nagpapaganda sa harapan mo. Baka kapag nasa harap mo, amoy sibuyas. Amoy bawang. Hindi, totoo mga kapatid. May mga ganyan, hindi nagpapaganda. Okay lang yun, amoy sibuyas, nagluluto eh. Subhanallah. So, ang babae, maaaring paluin kapag iniwasan yung pagpapaganda. Pangalawa, kapag tinawag mo siya at gusto mo maipagsiping tumalikod siya, maaari mo siyang paluin. Pangatlo, kapag hindi nagsasala, late magsala, pwede mo siyang paluin dito. Pang-apat, kapag siya ilumabas sa inyong bahay na walang paalam. Ang lahat na ito mga kapatid, dalil, ang sabi ni Allah sa Banal Quran, wala titakafu nushuzahun, fa'iduhun, wahjuruhun, filmadaji, wadribuhun. At sila, na natatakot kayo na sila ay maging pasaway, hindi sumusunod sa inyo, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa'iduhun. Ang unang gawin nyo, kapag hindi sumusunod ang inyong mga asawa, matigas ang ulo, payuhan sila. Alam mo ba na haram yan, bawal yan, ayon sa utos ng Islam. Ang sabi ni Allah, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang gawin natin, payo. Habilinan sila. Pangaralan sila, ito yung una. Kapag hindi sila sumunod sa ating mga aral, wahjuruhun. Talikuran nyo sila. Huwag pansinin ng ilang araw, ilang buwan. Huwag nyo pansinin kasi matigas ang ulo eh. Wah. At ang sunod, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wadribuhun. At paluin sila. Pero yung palo na tinutukoy rito, hindi yung dugo. Hindi yung suntok. Okay? Hindi yung may pasa. Hindi. Yung palo lamang na tamang disiplina. At ang sabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, kaya ginagawa ito ng mga lalaki sa kanilang mga asawa, ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, o mga kalalak, o mga tao, iligtasin niyo ang inyong mga sarili, una tayo, pagkatapos ang inyong pamilya, laban sa impyernong apoy, sapagkat ang panggatong rito ay mga tao at bato. Tayib. At isa sa mga karapatan natin sa ating mga asawa, al-khidma li zawjiha. Yung paglingkuran ni babae si lalaki. Paglutuan, ha? Pagandaan ng pagkain, tapos yung maglaba. Pero si lalaki dapat kumikilos din sa gawaing bahay. Nagluluto rin, naglaba rin. Hindi lahat sa babae. Pero kadalasan ito ay trabaho ni babae talaga. Ito ay karapatan niya. Maliwanag mga kapatid. Sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagluluto siya minsan, gumagawa ng gawaing bahay. Kabilang sa mga karapatan ni lalaki sa kanyang asawa, taslimul mar'a nafsaha, isuko ni babae ang kanyang sarili sa kanyang asawa. At kabilang rin sa mga karapatan, mu'asharatu zawja li zawja bil ma'ruf. Yung maging mabuti si babae sa kanyang asawa. At haram sa babae yung hindi marunong magpasalamat sa kanyang asawa. La yashkurullah man la yashkurun nas. Hindi nagpapasalamat kay Allah ang hindi nagpapasalamat sa kanyang asawa. Magpasalamat si babae sa kanyang asawa at si lalaki magpasalamat din sa kanyang asawa sa paglilingkod sa kanya, sa pag sisilbi sa kanya. Dapat ganun. May mga babae na yung reklamo ng reklamo. Ba't ganito, ganito, ganyan. Yung hindi ma-appreciate ang binibigay mo. Bakit ganyan mga kapatid? Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ma-appreciate ng asawa mo ang ginagawa mo dahil sa mga kaibigan niya. Paano mga kaibigan? Ingit. Ha? Nakikisabay sa kaibigan. Hindi. Kasi maaari si babae, maaari nung una, nung bagong kasal kayo, masunurin siya sa'yo, hindi nagreklamo. Pero kalaunan, naging reklamador na. Dahil saan? Dahil siguro may mga naging kaibigan siya. Yung kaibigan niya, mashallah, yung nakilala niya, labas na labas. Ah, sister, di ka lumalabas? Kami, lagi kami nasa mall. Lagi pupunta rito, kumakain dito. Nasa bahay ka lang ba palagi? Hindi ingit yun, mga kapatid. Chismis yun. Sulsul yun. Ha? Tapos sinitignan, punta na punta rito, bigay nabibilhan yung iba, at hindi, no, yung nabibigay sa iba, hindi nabibigay sa kanya, dahil doon. Tapos kabila rin sa mga dahilan, kaya naging ganun si babae, yung panonood ng mga teleserye. Yung mga love story, yan, dahil sa panonood ng love story na yan, yung ugali ng mga kufar, mga gusto niya gayahin. Yan. Pero kung
Kaya mga kapatid, dapat kontrolin ang ating mga asawa. Pero kung yung asawa mo is ang kaibigan niya mabuting babae, inshallah walang problema. Mabuti 'yun. Yung papayuan siya, pangangaralan siya. Ngayon kasi hindi. Ito na yung panahon na ano, kung ano yung nakikita sa TV, kailangan ay na yung nasusunod eh. Hindi na yung Quran, hindi na yung Sunnah. Subhanallah. Nakakalungkot. Kung ano yung nakalagay sa kung ano yung nakasaad sa Quran, sa Sunnah, tinatalikuran na. Sa mga Korean novela, yung palabas ng mga teleserye, ayun yung gustong sundin. Subhanallah. At inshallah subhanahu wa ta'ala, sana tayo nakapulot ng aral sa ating tinalakay. At isaulo natin ito inshallah. At ishare natin yung video na ito para pakinabangan ng iba. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanong. Masyaallah, masyaallah. Ano tanong mo, bro? Yung halimbawa, pinapayuan mo siya. Nunod siguro. Pinakasigo mo, tapos dinadahilan niya lagi yung kaibigan niya. Kaibigan niya, sabihin mo, kung nasa Quran ba o nasa hadis ba yung ginagawa niyo? Wala nga. Wala. Edi, pangaralan, mali yung ginagawa niya. Kapag hindi siya sumunod sa'yo, sumuway siya sa'yo. May kasalanan siya. Bro, may ano? Meron pang kape? Wala na? Tayo. Dagdagan mo. Assalamualaikum warahmatullahi.